Ito ang kwento ng aming tribo. Sabi ng aking tatay, nagbabago na raw ang mundo. Dito sa amin, may mga nakakaiba na halaman. Napupuno ng alikabog ang hangin. Siya ang aking nanay. Madalas siyang gumawa ng basket kasama ako. Siya ang aking tatay. Siya ang leader ng aming tribo. Panglima ang tawag sa kanya. Ang katayangan po ng Panglima, nagiging taga pagpayapa kung anumang gulo, kung anumang mga problema sa mga ka-membro. Siya ay nagiging Panglima, alam niya po kung ano ang nangyari noon, kung ano ang kaugalian noon, at kilalang kilala sa komunidad na at karapat-dapat na magdala ng tao at pagkatiwalaan. Nung mamatay naman si tatay, alimbawa, magpili din kung sino ang karapat-dapat na magiging kaalilid o magiging Panglima. At hanggang sa salukuyan ngayon, naako na, ganun po ang sistema na magiging leader ng mga katutubo. Sagubat ba namin to? Bakit naka-plastic ang mga puno? Saan silang galing? Para saan ang mga punong ito? Habang nag-gumagawa kami, tumitingin po yun sila kung paano maggawa. Yung iba nga raw na gustong pamadalian, pako kaso lang sabi ko, yung unga, mas madali yung pako kaso lang naman. Baga sa ano, ito ang kinagis na natin na ano, paggawa ng bahay. Maaari ba sigurong masundanin nyo ito? Sabi nila, parang mahirap na nga ito. Sabi ko, hindi ito mahirap. Ito ang madali. Sa ibang aming kasamaan, medyo wala na silang tinuturo sa mga bata na ganitong tradisyon.
Iniisip ko na magingin ng ano sa mga politiko na gusto namin magkaroon ng bahay na malaki. Tapos doon idadawos yung aming ano, yung tradisyon. Para may pakita din sa mga bata na susunod na generasyon sa mga nakaraang tradisyon. Schedule na pangangaso tuwing umaga po yun. Tapos ang style doon, yung aso na una sa tao. Yung tao naman may daladalang bangkaw. Tapos nung magkabulan yung aso saka baboy, saka nalalapit yung tao. Papatayin yung baboy, ganun. Sisibatin talaga. Ano yung bunga? Anong gagawin nila sa bunga? Bakit maraming yan dito? Bago namin nalaman, yung lahat ng area na yan na pinagmayhari namin, nasorbi na pala ng cholesterol yan. Mula doon sa pangalawang bundok na hanggang dito. Kasi karamihan po ng katutubo, alos lahat po na namin dito, doon po yun ang galing. Sana babalikan. Kaso lang naman, nag-decide yung taga, yung nagpasurbe, hindi na. Sa amin na lupa ito. Na yung katutubo, porque katutubo nga, natakot sa kaso, di ibig sabihin, wala na kaming karapatan doon sa tinamna ng pamuwil. Pangalawang lipat namin, dumating naman itong 1995, itong mining. Yung palm oil, doon banda. Ang mining dito banda. Ang mga katutubo, nasa gitna. Gipit na gipit yung kalagayan po namin dito sa Palaw’an. Sa unang panahon, nawala pang pamuwil sa kamining. Sagana ang buhay. Maraming ani. Inigpitan kami ngayon. Bawal magkaingin. Ayon sa mining, sabi ko, milyon-milyon ang tinutumban yan. Kaso lang naman, hindi nyo sinusuri. Sa pamuwil, katulad itong mga niyog na nangyari, makikita po ninyo patay yung daon dahil nga sensitive to ng pamuwil. Kaya makikita lang namin yung insekto, dun pala yan marami sa, ano, sa pamuwilan. Kaya nung magkaroon sila ng spray at sila sagana sa gamot, lalayas yan papunta sa tananim namin. Ano pang matitira sa amin? Sa totoo lang,
alimbawa makatrabaho man kami sa mining, makatrabaho man kami sa pamuil. Hindi po yung sapat sa pangaraw-araw namin. Halimbawa, trabaho mo 10 araw na payroll. Pagdating na suwilduan, mawala yung 4 na araw. Saka ilang buwan ka pa bago suwilduan, ang usapan ninyo, kinsinas. Ano nangyari sa aking kagubatan? Nasaan na ang mga ipon? Meron pa rin, parang sumusunod din po sila sa tao na unti-unting umurong dahil nga sa sinisira yung bundok ng iba itong pamuil. Baga sa ano, sagradong lugar namin itong Minimina nila, marami pong mapakinabangan, mapagkunan ng pantali, pang material sa bahay, at lahat, at yung gamot, dyan po namin nakukuha. Kaso lang naman, nang nangyari doon, inubos, kinalbo yung kabundukan, tulad itong malapit na bundok sa amin. Ay, yung materialis na makukuha po namin sa bundok na yan, wala na. Advice ng gobyerno na hindi na pwedeng mag-akyat, talagang hindi pa rin mahinto kasi ano yun, ang kaugalian at yan ang kabuhayan ng mga katutubo. Pero sa totoo lang, sa hirap na magkukuha talaga ng ano, pinatayo mo yung buhay mo dyan sakali. Halimbawa, kinagat na ngayon, parang nakakaawak po kayo ng apoy. Ganong kasakit ang mangagat yung ano, buguyog. Thank you.
naguguluan kami. Naguguluan kami kabila't kabila, pamuil. Ang dulot naman pamuil, insikto. Ang dito naman sa ano, ingay sa kalikabok. Natatakot ako. Nang alang naman na iiwanan po namin. Sa gubat ba namin to? Dito kami lumaki at dito namatay yung aming mga ninon. Gusto po namin na mangyari. Maprotektahan po yung aming traditional dahil po ito hindi mapanatili. Ano na bang matitira na sa amin? Magdalausay sa mga susunod na generasyon. Anak, dito ka. Abang may buhay pa ako, pakinggan mo. Ikaw, sigiging kahalili ko na magiging panglima. Pag mawala na ako sa mundo o matay na ako, ikaw magiging panglima.